ang Pilipinas ay may balak pang dagdagan ang mga F-A-50PH Light Combat Aircraft ng Philippine Air Force. Ang eroplano nga pong ito, mga idol, ay may bagong version na mas malakas kung ikukumpara sa mga F-A-50PH ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Kamakailan lamang, mga idol, nung kumalat ang balita ang plano ng Philippine Air Force na bumili ng mga karagdagang F-A-50PH kapag hindi nag-push through ang Multirole Fighter Aircraft Acquisition Project. Isa nga po sa option ng Philippine Air Force na dagdagan na lamang ang mga light combat aircraft ng ating bansa kung hindi tayo makakabili ng mga Multirole Fighter Aircraft. Ang F-A-50PH, mga idol, ay may bagong version na mas malakas at mas advanced kung ikukumpara sa mga binili ng ating bansa ilang taon na nakalilipas. Bagamat mukhang matutuloy nga po ang Multirole Fighter Aircraft Acquisition Project, ay hindi naman nga po ibabasura ang planong pagbili sa mga F-A-50PH. Dahil ayon nga po sa mga impormasyon, ay pagkatapos bumili ng mga Multirole Fighter Aircraft, ay daragdagan din ng ating bansa ang mga light combat aircraft nito. Ang F-A-50PH ay nagmula sa KAI T-50 Golden Eagle, isang family ng South Korean Supersonic Advanced Jet Trainers at Light Combat Aircraft. Ito nga po ay dinevelop ng Korea Aerospace Industries kasamang Lockheed Martin. Ang T-50, mga idol, ay ang South Korea's first indigenous supersonic aircraft at isa sa world's few supersonic trainers. Ang development niya po sa aeroplanong ito ay nagsimula noong late 1990s habang ang maiden flight naman ito ay naganap noong 2002. Ang aeroplanong nga pong ito ay pumasok at naging aktibo sa serbisyo ng Republic of Korea Air Force noong 2005. Ang T-50, mga idol, ay kalaunan nag-develop ng mga aerobatic and combat variants tulad ng T-50B, TA-50 at FA-50. Ang eroplanong ito, mga idol, ay sinimulang i-produce noong 2001 hanggang kasalukuyan at meron nga pong mahigit sa 200 units sa lahat ng modelo ang mga nagawang ganito. Ang Philippine Air Force, mga idol, ay bumili ng isang dosenang KAI FA-50 aircraft upang ma-fulfill nito ang requirement para sa mga light attack at lead-in fighter aircraft. Ang Department of National Defense nga po noon ay inanunsyo ang kanilang planong pagbili sa ganitong klaseng eroplano noong August 2012. Habang ang pondo naman para sa isang dosenang eroplano ay inaprobahan ng Kongreso noong September 2012. Habang noong 2015 naman, mga idol, ay nagsimula na nga po ang delivery para sa mga eroplanong ito. Ang lahat nga po ng isang dosenang units ay na-deliver sa ating bansa noong May 31, 2017. Ang Stockholm International Peace Research Institute ay nireport na ang Pilipinas ay nagpaplano pa na order ulit ng mga additional na mga FA-50. Ito nga po ay suportado ng Philippine Air Force Flight Plan 2028 kung saan sa mga listahan nito ay isa pang 12 units ng mga F-A-50PH ang pinaplanong bilhin sa hinaharap. Sa kasalukuyan, mga idol, ang mga military operators nito ay ang Indonesia, Iraq, Malaysia, Pilipinas, Poland, South Korea at Thailand. Ang eroplano nga pong ito, mga idol, ay pinapalipad ng 2 crew. May habang nga po itong 13.14 meters, wingspan na 9.45 meters at height na 4.94 meters. Ito nga po ay may empty weight na 6,470 kilograms at maximum takeoff weight na 12,300 kilograms. Ang power plant naman nito, mga idol, ay isang General Electric F404GE-102 afterburning turbofan engine. Sa performance naman, mga idol, ay meron nga po ito maximum speed na Mach 1.5, may range na 1,851 kilometers at service ceiling na 48,000 feet. Para naman sa armaments, ay meron nga po itong isang General Dynamic M197 20mm 3-barrel rotary cannon na may 205 rounds. Meron naman nga po itong total na 7 hardpoints, 4 sa ilalim ng wing, 2 sa wingtip at 1 sa ilalim ng fuselage. Ito nga po ay pwedeng lagyan ng mga rockets, missiles at bomba. Ilang halimbawa na nga po dyan ang mga M9 Sidewinder, M120 AMRAAM na mga air-to-air missiles, AGM-65 Maverick na mga air-to-ground missiles, Joint Strike Missile na mga anti-ship missiles at marami pang iba. Mga idol, magandang option nga rin po ang karagdagang F-A-50PH Light Combat Aircraft para sa Philippine Air Force. Ngunit mas dapat nga po nilang i-prioritize ang pagbili sa mga Multirole Fighter Aircraft.
kapag nakabili na nga po tayo ng mga multirole fighter aircraft ay pwede na rin dagdagan ang mga light combat aircraft ng Philippine Air Force. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!